Hi guys, so today is March 5 at ayan. Ang init to. So March 6 hihintayin ko yung sked ko kung tuloy ba yung March 7. So sana makapagpaalam tayo agad and sana nga din hindi siya matuloy. Kasi ayoko na matulog dito. Tapos yung ginagawa ko kahapon na picture, nararamdaman ko na baka ako yung gumawa nun, ako yung mag-edit. So sa ginagawa ko guys, hindi na ako natutuwa kasi ang dami-dami niya. Sobrang taliwas na siya sa ginagawa ko. Although pwede rin naman para if ever marunong na rin ako mag-edit ang photo. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo, diba? Ang tinuro ng mga mentor ko o yung mga nakakasama ko, yung pag-shoot literal fresh from camera. So this time, halimbawa yung background bitin, then may mga nakaharang na tao, ganyan, pwede ko ngayon siyang ma-edit. So ngayon, yun yung nararamdaman ko guys na gagawin ko kasi nga 2 hours lang to. If ever andito si Sir Drew, kung sakali namang absent siya, si Sir, sana si Andre para ulit yung nandito. So para mapagpa-picture tayo. Then shout out, mukha namang pwede kasi si Kuya Renz nakapagpa-shout out. Depende kung yung sked niya hindi ganun katulad nung nakaraan na nagmamadali. Kaya si Kuya Renz nakapagpa-shout out lang pero hindi siya nakapagpa-picture. Then ako hindi rin ako nakapagpa-picture dahil isang tao lang ang nakalapit sa kanya. Ganun yung nangyari. So this time kung ganun ulit yung mangyayari, isa lang din yung possible na pwedeng magawa. Then ako guys, iniipon ko na yung mga picture kasama ko sila kasi ilang months na nga lang, diba? Then may mga nagpa-pop up ngayon sa akin sa email ko na hiring sa ganito, sa ganun. Then titingnan ko yung salary rate. So kung i-compare ko siya dito sa akin, hindi ang laki ng diferensya. So kung meron akong OT and yung night shift ko na pagsasama, then yung salary per day, malaki siya, oo. Pero hindi eh, na-offset. So ngayon, kailangan ko yung work na 8 hours as in, permanent rest day. Then merong ibang pumasok sa akin na 5 days working lang, working days. Then yung iba until Saturday yung pasok. So okay naman sa akin yun guys, basta huwag lang pati yung Sunday ko kukunin. So yun yung mga possible na company na pwede kong puntahan. Pero hindi ko naman sure kung kailan ako matatanggap. Dahil yung pinakalas na company na pupuntahan ko, sure ako na pag nagpasa ako ng resume, tanggap ako. Pero yung position is hindi ko alam kung mapupunta ako sa accounting Chinese or basta kasi doon pa gusto na nila ako mag-apply doon. Kasi syempre ako, sinubukan ko yung opportunity sa labas kung paano yung buhay ng gobyerno at privado sa ibang lugar. Then yung pagko-commute, advantage mo na yon kasi nakakaikot ka na sa iba't ibang lugar, nakakapunta ka na sa iba't ibang company, nakikipag-usap ka na sa mga ibang tao, alam mo na kung paano makapag-communicate sa gobyerno kapag magbabayad ka. So yun, na-experience ko siya outside. So kung nag-rely lang ako doon sa company na yon na gustong kumuha sa akin, hindi ko alam kung hanggang doon na lang yung kaya ko. So sinubukan ko yung kakayahan ko sa ibang lugar na kung saan naka-encounter din ako ng iba't ibang ugali. So ngayon, sakali mang na pumunta ako doon, mag-report ako, alam ko na kung paano i-handle yung mga tao doon. Kasi kadalasan sa opisina guys, kaya rin ako umalis kasi lahat yun, mga inggitera, chismosa, kung ano-ano. Yun yung hindi ko kayang tagalan. Na kung saan dito, solo ko lang, masaya ako. Kaso kasi, na-explain sa akin ng daddy ko na hindi ako dapat matuwa ng ako lang kasi ang labas nito, ang ending, wala kang retirement benefit.
So, kang empleyado, kailangan eh marami kayo sa loob para lahat ng benepisyo meron ka. If ever na ikaw lang at yung may-ari yung nandito, hindi siya maganda. Naging maganda lang siya sa paningin ko kasi ito yung kauna-unahang pribadong trabaho na meron ako at gumagalaw yung mga benefits ko. So, yung akala ko, kung sakali man tumanda ako dito, ganyan, magkakaroon ako na salary yung above minimum, then yun nga, may benefits ako, check, okay naman siya, then instant tong mga artists na nagpapasaya sa akin na namimit ko rito, na nakikilala din nila ako, tapos yung mga director nga, ayan, mga kilala ko na, so yun yung nagpapasaya sa akin. Pero nung in-explain sa akin ng dati ko na ay ang mga yan, panandali ang saya lang yan. Pero ang kailangan mong kunin, yung mga panahon na kapag umalis ka, tumanda ka, alam mo na makakabili ka ng bahay, tapos meron kang ipanggagastos para sa sarili mo, pang ospital mo, pag tumanda ka. Kasi nakikita mo yung itsura ko ngayon. Yung mga nakuha ko, pinambili ko ng bahay, ngayon, pinang-ospital ko. Then ngayon, possible din na sa akin din mangyari yun. So yun, yun yung mga ganap dito. At sabi niya, masaya ka dyan kasi wala kang nakakasama na mga taong nangingialam sa akin na may mga ganito na may bulong-bulong, sisiraan ako. So, yung mga taong naninira, yan yung mga tao na gustong ma-promote agad. So, ginagamitan nila ng dirty tactics yung tao para hindi mapansin yung kakayahan. So, dito, hindi naman napapansin yung kakayahan ko na mismong may-ari dahil hindi ko naman siya nakakasama. Ang nakakapansin sa akin is yung mga director at yung mga photographer. So sila yung mas naging close ko na kung saan eh wala namang rason para siraan nila ako kasi wala din naman akong ginagawa sa kanilang masama. So if ever naman na meron nagsabi sa kanila na ay sablay yan, ay ganito yan, alam nila kung bakit ako nagkakaroon ng sablay kasi nga ako lang mag-isa. So yun, pagka may sinabi sila sa akin na negative, hindi sila basta naniniwala. Pupunta sila dito, nag-o-observe bakit ganun. So nakikita nila yung reason kung bakit. Same din halimbawa sa YouTube. Kung sakali man na meron mga tao, halimbawa, nag-meet up kayo, ganyan, bla bla bla, okay kayo. Then pagdating sa mismong pag-upload na sa YT, syempre pataasan ng subs, pataasan ng views. So yung iba dyan, para lang makaangat. Yung iba niyan, magkakaroon ng siraan, ay si ganito, ganito yung ugali niyan, bla bla bla. Then ikaw, maniniwala ka bilang nanonood sa kanya kasi mas nauna mo siya pinanood pero hindi mo binigyan ng chance yung tao na sinasabihan niya na negative na kung totoo ba na yun yung ugali nun. So mas ma-powerful talaga yung bunganga ng taong naninira compared doon sa tao na wala namang ginagawang masama. So yun, same din dito dun sa work. Kaya yun yung inayawan ko kasi marami inggitera dahil ang mas masakit doon halimbawa, di ba group chat, kayo-kayo lang may alam ng ganong usapan samantalang yung taong sinisiraan eh hindi nila alam na siya yung pinag-uusapan ng kung saan eh anong aka-idea ng tao na yung pala yung issue sa kanya. So pwede naman niya i-explain yung side niya na ha? Ano yun? Di ba? So yun, pwede naman niya depensahan yung sarili niya, i-explain niya, ganyan na kung saan ang nangyayari is isa laban sa lahat kasi nga mas pinakinggan ng mga tao yung sinasabi ng taong naninira compared dun sa taong sinisiraan na kung saan yung taong sinisiraan walang karyari action kasi nga eh hindi niya nga alam na may ganun. So yun, basta guys, yun yung issue ko kaya ayoko ng maraming katrabaho pero okay naman ako na may katrabaho kasi trabaho-bahay lang naman ako. Hindi, ang iniiwasan ko lang talaga is yung mga tao na yung mayat maya may napapansin, uy, anong brand ng ano mo, uy, anong ganito ka, ganon. Tapos o kaya, pag sobrang aga ko, sasabihin, ang aga mo kasi pumasok, nag-a-adjust kami sa'yo, kami nalilate, ganyan, yung alam mo yun. Sabi ko, hindi naman ako may hawak ng time in natin. So yung time in, ikaw may hawak ng sarili mong time in kasi ikaw yung pumapasok. So yun, basta guys, yun yung mga issue kasi dati na inayawan ko at ayoko na nga siyang ma-experience pero kahit iwasan ko siya, 'di ba? Nangyayari talaga at ang kailangan ko na lang gawin is mag-focus dun sa ginagawa ko and yung tao na 'yon, 'wag ko na lang din pansinin kasi nga 'yon, una talaga sa lahat sa opisina, usong-uso yung mga siraan, inggitan,
Then, yun. Basta gawin ko lang yung trabaho ko, tumaas yung salary ko. Tapos, okay naman ako. Yung pamasahe ko, kung pwede naman ako maglakad, gagawin ko. Mas ipa-priority ko na this time, lalo na at my age, yung work. At hindi ko napapansinin yung mga tao na naiinggit sa akin kung sakali. Diba? Kasi mangyayari yun, guys. Magkakaroon talaga ng tao may inggit sa'yo kahit na alam mong wala kang ginagawa sa kanya. Kasi ang sabi nga, yung taong inggit dinadaan sa galit. So, this time, total, ito yung pinaka-training ko dito sa loob. Makipag-communicate sa iba't ibang tao, i-handle yung pressure. And yung halimbawa, di ba, may problema kami sa bahay, mag-open up ako sa inyo, pagbukas ko dito ng pinto, kailangan nakangiti na ako. And marami naman nagsasabi na, ate, alive and kicking ka pa rin, masaya ka pa rin, kahit pagod ka. So this time, guys, na ano ko naman, na-handle ko naman yung flow and sana may apply ko to sa work, sa labas, sa ibang lugar na. So, isa na lang guys sa pinaka-problema ko is yung interview nga. And tama kayo na kailangan kong makipag-communicate sa ibang tao. Lalo na kailangan ko talagang mag-English, guys. Lalo kung yung taong nagtatanong sa akin is nag-English. So, yun. And yun guys, ang haba na sinabi ko pero eto na yun eh. Excited na ako umalis. And yung mangyayari ngayon, kung sakaling ako yung mag-edit, siguro yun na rin yung way para matuto ako and para pag umalis ako, ready na ako and pwede na akong pumitik. And if ever, syempre hahanapan ako ng professionalism ng certificate to prove na kaya ko mag-shoot, mag-workshop ako, mag-enroll ako. Then, kukuha ako ng exam po sakali, same yung ginagawa ni na EMS, yung sinabi sa akin ni Sir. At yun, gagawin ko yung lahat guys para magkaroon ako na mga dapat ay sa akin. And salamat din kay Sir Japs kasi siya yung ngayong mentor ko na hindi madamot sa idea. So lahat nung para sa akin, sinasabi niya rin, and ito yung dapat sa'yo, ganyan, para meron talaga akong proof na ito, kaya ko talaga. And yun, samahan niyo ako sa journey ko doon guys, kung sakaling matuloy siya, pero step by step muna tayo, no? So yun, then next na to guys, behind the scene. So yun guys, update, 10 a.m. daw sila darating at ayan, kasi kailangan mga 9:30 dapat may umaakit na, kaso yung mga cameraman wala pa, siguro nasa outdoor sila. Then tinawagan ko or tinext ko to yung researcher, so okay na na-updated ako compare nung kapag may nagtanong sa akin kung may mag-walk-in dito. Wala na, hindi na natin alam yung mangyayari. So yun, update ko kayo ulit mamaya, and if ever, sana hindi matuloy yung pag-e-edit. Nakakalurks. So, ano oras na? 9:40. 10 minutes na lang guys. May darating na. Serpent-like dragon. Namaste. Tawag. Namaste. 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 Name. Na.
Sir Pedro, the name Bakunawa. Favorite going snack in Bakunawa? Ginagawa niya. Tapos na. Kaka na. Eglis. Tapos na yung shoot at yung trigger. Ayan, nandyan sila. Yan. Recorder it kompleto. Yung aircon, sarado. Yung sa baba, sarado. Fire exit, sarado. Mga basura na itapon na. Tapos yung doorbell, tanggal na. At yung pinapadeposit sa akin. Na-deposit ko na. Yung tubig, sarado na. Yan, tsaka yung ilaw. Yung speaker, hindi kami gumamit. So, okay. Yan, hindi siya nakasaksak. So yun guys, mabilis lang pag si Sir Drew at kailangan ko na umuwi dahil bukas maaga ulit, 10 a.m. sila ulit yung mga kasama ko. So, yun. Tapos, magbabawas na ako ng laman ng memory card. So, dito ko na yung end yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. Bye! See you tomorrow!